Yo, subscribers, si Lakbot Stories na naman. Ngayong gabing ito o kung ano mang oras ka nakikinig, mga minamahal nating OFWs, mga tiga dito sa Pilipinas na feeling OFWs, at syempre sa lahat na rin ng mga baguhan, ito po ay recorded live audio narration segment po natin dito sa HTV. Ilang beses ko na bang in-explain yon? Pero para sa mga newbie po, please nang, yun na, pakicomprehend na lang po. Tapos ito na yung sinasabi nating segment na tamang kwentuhan lamang po, at ito nga yung katatampukan na tatlong kwento mula po sa ating mga senders na isinend nila sa ating email sindakstories2008@gmail.com. At ito naman po ay mula kina Chibi, Lazy Cupcake, kay Jean, at tingnan natin kung makakahabol pa itong ating extra o yung bonus story natin. Let's check kung aabot pa yung kay Lian. True Subscribers Horror Stories. Sa totoo lang, Sir Red, hindi ko maituturing na special gift ang pagkakaroon ng third eye. Isa itong sumpa. Real Paranormal Encounters. Kitang-kita ko po talaga na ang White Lady ay nakatayo sa gawing paanan ko at pinanlilisikan ako ng mga mapupula niyang mga mata. And other scary stories from HTV Positive listeners. Noon, akala ko sa pelikula lamang nangyayari ito. Subalit nang makita ko mismo ang nangyaring sanib sa kaklasiko, naniniwala na ako na totoo ang mga demonyo. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Umpisa natin sa kwento ni Chibi. Ito po ay nangyari noon sa aming probinsya sa Don Carlos Bukidnon sa Mindanao noong ako ay bata pa lamang, Kuya Red. Simpleng pamumuhay lang ang meron kami at meron din kaming mga mababait na kapitbahay. Sa katunayan nga po, sa tuwing may okasyon, lagi pong may tinatabing mga pagkain at ito po ay ipinapauwi sa amin o kung hindi man, sila na mismo yung naghahatid sa bahay. So syempre bilang pagbabalik ng kanilang kabaitan, pag meron naman din kaming masasarap na ulam, nilalagay din namin ito sa isang mangkok at namimigay din po kami sa kanila. So parang palitan lang din. Sa katunayan, bihira lang din po yung mga nakagripo sa barangay namin noon. Kaya halos lahat ng mga bahay ay merong balon. Sa amin nga po ay nasa likod ng bahay at dun po kami naliligo, naglalaba at nag-iigib. Meron din pong katabing malaking puno doon ng santol at ng kakao. Sila Tita Inin, isa sa mga kapitbahay namin, ay may maliit na lote sa harap ng bahay nila at nag-aalaga po sila ng mga itik at ng baka. Kaya rin po madalas ang punta ko dun sa kanila para pagmasdan yung mga alaga nilang hayop. Kung ano po yung ginagawa nila at syempre parang pinagmamasdan ko rin at curious po talaga ako sa mga galaw o yung ginagawa po ng mga alagang hayop nila. Basta hindi ko po ma-explain. Natutuwa lang po talaga ako dahil mahilig din ako sa mga alagang hayop. Sa katunayan din po, pangarap na pangarap ko po ang maging katulad ni Kim at Chen sa paglaki ko. Si Matang Lawin! Weather, ano yun? Ang buhay ay weather, weather lang. Ay wala na pala. Nasa GMA na siya. Anyway, ito na po. Sabi dito pa, mahilig din si Papa na mag-uwi ng mga hayop noon kapag nanggagaling siya sa biyahe dahil alam niyang gusto ko yung mga ganun. Pag nag-aalaga naman si Mama ng baboy, lagi akong nagwawala kapag may bumibili na nito para gawing lechon sa fiesta o sa kasalan. Paghapon naman po'y naglalaro kaming mga kabataan sa harap ng bahay namin kasi may kalakihan din yung espasyo doon. Pag medyo madilim na nga din ang paligid, dito na rin po kami nagkikwentuhan ng aking mga kababata na mga katatakutang karanasan. Pagalingan po kami sa pagkwento noon. Tandang-tanda ko yung kwento sa akin na kababata kong si Ken. Ayon sa kanya, may nakita daw ang kanyang lolo nung saktong pauwi galing sa pagsasaka ng isang malaki at maitim na aso.
Ito ay tila nakatambay sa isang malaking puno na malapit sa daanan nila. Pula daw po ang mga mata nito at alam ng lolo niya na aswang ito, kaya gayon na lamang yung pagkaripas niya ng takbo hanggang sa makauwi siya sa kanilang bahay. Hindi naman din po nagpatalo yung kaibigan kong si Hannah, sapagkat ayon naman sa kanya, ang nanay naman daw po niya ay nakakita ng tunay na manananggal at ito'y nakasilip sa bubong nila nung siya o yung nanay niya ay nagbubuntis pa lamang. Samantalang si Dodong, karanasan naman ang tita niya ang ikwento sa amin. Ayon sa kanya, nung nagtatrabaho pa lamang ang kanyang tiyahin bilang kasambahay, alam daw niya na yung pinakamayaman niyang amo ay may alagang sigbin. Maliliit daw ito na aso na paatras kung maglakad. Ito daw ang nagbibigay sa kanila kasi ng swerte, kaya mayaman sila, at ito din yung inuutusan nila na gawan daw ng masama ang mga taong may atraso sa kanila. Bukod pa po doon, Kuya Red, ay marami pang ibang mga kwento hanggang sa namalayan ko na nandyan na si Mama at may dala na siyang pamalo kasi hindi pa daw ako umuwi at madilim na. Kinabukasan nga po noon, nakumpirma ko din yung kwento ni Dodong sa nanay niya. Nasa likod lang kasi ng bahay namin ang bahay nila at pumupunta ako doon paminsan. Doon ngayon na ikwento niya sa akin na may sigbin daw talaga ang dating amo ng ate niya noon. Nakatira daw ang mga ito sa isang maliit na jar at pinapakawalan paminsan-minsan kapag meron lamang silang inuutos. Naniniwala po talaga ako na meron talagang mga nilalang na hindi natin kauri ang nakatira din sa mundong ito. Kasi marami din na kwento si Mama at nasabi niya rin na mambabarang ang lola niya o yung great-grandmother niya. Great-grandmother namin. Pag may kaaway nga daw siya noon o binubuli siya, sinusumbong niya daw ito sa lola niya at kinabukasan ay magkakalagnat na yun ng bully sa kanya. Pero sa ngayon, wala naman daw nagpatuloy na mga gawain ng lola niya kasi malaki ang pananampalataya na nila sa Diyos at alam nilang masama iyon. May tinuro pa nga siya sa amin noon na parang Latin na sentence na ito daw yung dapat kong gamitin kapag nakakaranas kami magkakapatid o kung hindi man ay nakatatagpo na mga nilalang sa dilim. Pero hindi ko na po matandaan, Kuya Red, yung eksaktong sentence niya. Isang araw po, yung lola naman namin na bagong asawa ng lolo ko ay buntis. Okay, sige, tuloy ko lang tong kwento niya. Medyo na frustrate ako doon. Okay, sabi niya, doon daw muna siya sa amin kasi malapit na siyang manganak at para daw mabantayan siya. So nagtataka naman ako sapagkat simula po nung doon sila tumira, nakikita ko po na maraming dahon at tinik ng suha ang isinasabit sa bintana namin. Nangangamoy suha na nga po yung buong bahay. Meron pa nga po mga seashells na maraming tinik din yung nakatali. Bala ko nga pong tanggalin iyon pero pinagagalitan lamang ako at huwag ko daw itong gagalawin. May mga gabi din na nagigising ako kasi nararamdaman ko po na bumabangon si Mama tsaka bigla-bigla siyang nagsisindi ng posporo. Para wala naman po siyang inaapuyan. Hinihintay niya lang itong mawala o pag malapit na ang apoy sa daliri niya, saka lang niya hinihipan para mamatay. Tapos magsisindi na naman siya ulit ng panibagong stick o matchstick. Hindi lang nag-iisang posporo, as in nakakalimang piraso po siya na sabay-sabay niyang sinisindihan. May naririnig din po akong kaluskos sa yero namin na parang may naglalakad na manok. Nasa bahay din namin noon yung pinsan ng papa ko na si Tita Gigi. Kinabukasan naman, narinig ko sila nagkikwentuhan sa salas. Sabi ni Tita Gigi, "Hindi ako makatulog ng maayos kagabi. Parang meron kasing pumapagaspas ng pakpak doon sa taas. Parang galing sa isang malaking ibon." At sabi naman ni Mama, "Yun nga eh, ayaw tayong tigilan. Sabi nga ni Inday na nakatira sa kabilang bahay, may nakita siyang napakalaking ibon na nandoon sa ating bintana. Kaya nagsisindi agad ako ng posporo para matakot yun at umalis."
Medyo nagigets ko na po yung kwentuhan nilang iyon. Meron daw wakwak na umaali-aligid sa bahay namin tuwing gabi. Sabi nila, isa daw itong malaking ibon o minsan ay nag-aanyong malaking aso. Natanong ko nga din po si Mama kung bakit nagsisindi siya ng posporo. At ang sagot lamang ni Mama ay takot daw ang mga ito sa posporo o sa apoy. Kaya nagpaparinig siya na tila nagsisindi. Hanggang lumipas ang dalawang gabi. Hindi ako nakatulog agad kasi mahilig po ako magbasa ng libro. Para hindi din po mapansin ni Mama, doon ako sa sulok ng bahay na malapit sa balon namin at may maliit na ilawan lang akong gamit. Maya't maya ay may naririnig po akong lumilipad at parang dumadapo sa bubong. Ito na naman yung parang kaluskos o naglalakad na malaking manok sa bubong namin. Tumigil ako sa ginagawa ko at pinapakinggan lamang ang mga nangyayari. Sa katahimikan nga po, dito'y unti-unti kong naririnig at lumilinaw yung tunog ng parang isang hayop. Para po itong bumubulong na paos yung boses, tapos slow motion pa. Ang naririnig ko po ay wak! Wak! Paano ulit? Yun sinabi niya, parang wak, parang siguro wak! Wak! Ganun eh, kasi paos, tapos slow motion. Slow pa ba natin? Tama na yun, please lang. Pero yun na sabi, dahil po dun sa kanya narinig, tumayo lahat ng balahibo niya sa katawan. Nang hilakbot talaga ako noon, Kuya Red. Yung tunog talaga na iyon ang siyang nakapagpatindig ng balahibo ko sa unang beses. Iba talaga kapag narinig mo siya. Hindi ko alam yung gagawin ko noon at hindi rin talaga makagalaw yung aking katawan dahil ang isip ko baka mamaya ay meron akong magawa na tunog o may masagi man ng paako na siyang gagawa po ng malakas na tunog at maririnig ako nung nilalang na iyon. Hanggang sa narinig ko na naman yung pag-wak, wak, parang nagsusuka lang. Alam mo yung parang mga lasing. Oh my, are you crazy? Diba gano'n kapag pag nagbabamit ka kapag lasing na lasing, wak, gano'n eh, wak. Nagpapakain ng pato. Pasintabi sa mga kumakain. Anyway, so yun narinig nga daw po niya yun na at least parang nakaapat na beses na gumawa ulit ng ganong tunog. Nagdasal na daw po itong ating sender na si Chibi. Tapos inisip ko na lang, eh baka daw itik lang ito ni tita tapos lumipad sa bubong. Grabe yun. Mayroon bang ano? Anyway, katunog daw kasi ito nung alaga. Tapos yun nga, ang yung ingay na yun, yung parang wak, 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 ganyan eh. Parang yung kwak, kwak daw. Sabi niya ganon. Pero imagine niyo na lamang po, basta ganon po yung tunog, tapos parang paos, pero slow motion. Mahina, tapos lumalakas. Pero 200% po talaga akong sigurado na hindi lamang talaga siya itik kasi mataas din yung bubong namin. At imposible siyang makakalipad doon. Narinig po siguro ito ng nanay ko kasi nakita ko siyang mabilis na naglakad papunta sa pinto kung saan nandoon yung balon at lumabas siya. Yung lola ko naman daw po ay sumasakit na rin yung tiyan. Pumunta si Mama sa may puno ng kakao at may dala siyang itak at ang sabi, umalis ka dito kung ayaw mo papatayin kita. Sigaw ng Mama ko at galit na galit siya. Tapos pinalo-palo niya yung itak sa puno ng kakao. At kalaunan, pumasok na rin siya at bigla rin pong nawala yung ingay sa bubong namin, pati yung narinig ko kanina. Kinabukasan ay pumunta naman ako sa lote ni na Tita Inin. Pinagmamasdan ko yung mga itik. Pinakikinggan ko yung mga tunog nila. Ganun na ganun nga pero mabilis masyado yung mga ginagawang tunog ng itik at masakit sa tenga na parang tumatawa. Hindi siya naka-slow mo gaya ng narinig ko kagabi. Hinahabol ko din sila para magsitakbuhan ng mga ito at lumipad para malaman ko kung kaya nilang abutin yung ganong kataas na bubong namin. Hanggang sa may tumuka sa binti ko at nagkaroon patuloy ako ng malaking sugat. Lol, sabi niya. Ewan ko sa YouTube.
Anyway, hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Marami pa po akong gustong ibahagi soon. Kaya sabi niya, standby lang daw po tayo. So sige, hahanapin natin muli yung iba pang mga ibinahagi mo. At maraming salamat dahil isa ka sa mga solid HTV positive na nakikinig sa office nila. At para hindi daw siya antukin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV positive listeners. Katulad po ni Chibi, maaari rin po kayong magpadala ng iyong kwento sa ating email sindakstories2008@gmail.com lamang. At syempre huwag ninyong kakalimutan na kung halimbawa, i-insert din ninyo, sabihin din po ninyo sa amin kung saan kayo nakakapakinig ng madalas ng Hilakbot. Ito ba'y sa podcast natin? Saan banda doon? Sa Google Podcast, sa Apple Podcast, Spreaker, Spotify, Google Podcast, sa Radio Public, o kung saan pa, Podbean, Podchaser. Ang dami pong platform sa ating podcast na nakadistribute yung ating mga episodes, lalong-lalo na sa Hilakbot Pinoy Horror Stories the podcast. So yun lang po yung host kasi kung saan nag-i-stream yung ating ano, and then sila na bahalang nagdi-distribute. So anyway, katulad po ni Chibi, sabi niya sa Google Podcast daw siya nakikinig. Sana magpatuloy pa rin po kayo mag-upload dito sa channel kasi ayaw din po mag-play dun sa bagong channel nyo. Anong bagong channel? Meron ba tayo bagong channel? Hindi ko lang alam kung ano sinasabi niya. Anyway, sabi niya dito, restricted po kasi yung mga PC namin kasi sa company po ito at himala lang kasi nag-play yung mga audio dito sa channel na to. Ah, okay. So, kung ano ba dito sa channel na to, siguro. Oo, sa Sindak siguro. Ewan ko sa kanya, pakilinaw ito. Pero magkagayon man, ang ating SHS episode na ito ay unang mag-i-air po dito sa ating YT channel. At sabayang mapapakinggan sa Facebook. Sa Team Facebook, maraming salamat sa mga patuloy na nakikinig po dyan. Kilala nyo na po ang inyong mga sarili, yung mga always present. Bago mag-9 ay nandyan na talaga nakatambay. Sa katotohanan nga po niyan, 9:02 talaga nagsisimula ito para mabigyan kayo ng at least 2 minutes leeway para diba, saktong-sakto maabutan nyo yung first story natin. Yun nga lang, yung iba talaga sobrang kabisihan. First story, saka sila pumaparine, di ba? Katulad na lamang nitong ating susunod na kwento, second story na po ito. At ito ay ginawa ni Lazy Cupcake. Ito shinare ni Lazy Cupcake sa pamamagitan ng comment. Pag-comment dito sa isang SHS episode natin, hindi nga lang po nakopya ni Admin Clay kung saan banda tanong episode ito. Pero 3 months ago na ito. Okay? Sabi dito ni Lazy Cupcake. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. Bigla ba naman pinasukan ng break? Andun na ako eh. Yung momentum nandun na eh. Ito naman talaga si ano. Anyway, ang kanyang kwento ay tungkol sa kanyang great-great-grandfather na pinaniniwalaan sa lugar nila bilang bahagi o leader ng kulto. Ito po'y nangyari sa isang liblib na lugar sa Albay. Ang sabi ng lola ko, anak ng great-great-grandfather ko po, nakikita daw nila sila na laging umaalis ng 12 ng tanghali at 6 PM daw para magsagawa ng ritual. Hindi ko na rin po naman naabutan si Red si great-great-grandfather, pero halos lahat po sa side ni Mama ay nakakaramdam at nakakakita at isa na po ako doon. May napanaginipan din po akong lalaki na naka-black na cloak at hawak at may hawak po itong malaking rosaryo. Yung parang kasing laki ng holen na malaki. Naikwento ko nga po kay Mama iyon at ang sabi niya, huwag ko daw aabutin yung kamay nung lalaki pag ine-extend niya sa akin, which happens every time na napapanaginipan ko siya. Nag-start lang po na mapanaginipan ko siya mula nung magka-problema ako sa paghihiwalay ni na Mama at Papa. And to cut the story short, baka nga daw po si Lolo yun. Sinusundo ako or baka may gustong sabihin. May drawing nga po ako noong mga nakikita ko sa panaginip ko at ito po'y ginuguhit ko matapos ko sila talagang makita sa bisyon. Napaka-weird at nakakatakot kong isipin pero nasanay na lang din po ako, Sir Ren.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Hugot tayo doon sa sinabi niya, guys. Yung sinabi niyang pag may napapanaginipan ka, na which is siguro ito nga talaga yung ito rin kasi naririnig ko din sa mga kamag-anakan po namin sa Kamsur, yung sinasabi nila na kapag halimbawa na panaginipan mo ang isang tao na alam mong matagal nang yumao, tapos inaabot niya yung kamay niya sa iyo na parang niyayaya ka niya somewhere, huwag mo daw kukunin, huwag ka daw hahawak sa kanya. Di ba nasabi ko na ito sa isang episode natin dito sa SHS eh, na sabi niya kasi pag gano'n ang ginawa mo, nakuha na niya yung kaluluwa mo. Kaya may iwan na lang yung katawang lupa mo dito sa mundong ibabaw na wala ng buhay. As in, bangkay ka na kinabukasan. Hindi mo na alam kung paano ka makakabalik kasi sumama ka na eh. Parang gano'n. So, ewan ko lang po kung kayo din po'y naniniwala sa ganito or isa rin kayo sa mga na-orient na mga ganitong klaseng mga belief. Lalo na kapag may mga dumadalaw sa panaginip mo na hindi mo kilala or mga kamag-anak na dumadalaw sa panaginip mo tapos nagpapakita sila as in ng buong mukha ng katawan nila, although medyo may pagka-faded yung ibang parts, pero nakikita mo ng malinaw na inaabot nila yung kamay nila sa'yo, parang ganun. So wag na wag nyo daw gagawin, wag na wag daw kayong sasama o aabutin, hahawakan man lang kahit tip nung kanilang kamay. Yun ang sabi nila, guys, sa akin. Ewan ko lang kung kayo naniniwala doon. Basta ang alam ko lang, ang pinaniniwalaan ko lamang po, itong si Sir Obeth Kong ay pumakyaw ng ating kape ni Lola Trinidad nung nakaraan, at ewan ko kung nakarating na rin sa Mindanao yung kanyang order. Maraming salamat po. O ikaw din, ako, pwede mong bisitahin ng ating naipasok mo yun. Yung Shopee HTV merch lamang po, at hanapin nyo doon yung ating mga HTV merch, t-shirt, face mask, may stickers, kape ni Lola Trinidad, lalong-lalo na sa mga nagpupuyat. At nako, sulit-sulit yan, lalong-lalo na kapag papromo na naman 6677, or wag na natin hintayin yung mga ganon. Yung sulit sweldo sale, meron yan. Abangan nyo kada 15, di ba? Susunod na po tayo sa ating next story, at ito naman po ay mula kay Jean. At ito po ay nangyari, 7 years old pa lamang daw siya. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa po akong silent listener ninyo sa Spotify since nag-senior high po ako at gumagawa ng modules between 10 p.m. to 1 a.m. Wow, salamat. Gusto ko lamang po i-share yung first time ko po na makakita ng isang entity. 7 years old pa lamang ako noon at nakatira pa po sa isang apartment sa Caloocan. Naglalaro po kasi ako noon ng Barbie dolls. Then nung lumingon po ako sa pinto ng aming kwarto, doon nga po'y talagang may nakita akong babaeng nakalutang. Maputla at parang halos nagva-violet na po yung kanyang balat. May puting mahabang damit siya, pero kita ko pa rin po yung kanyang paa at parang halos see-through nga po yung kanyang muka. Meron po siyang labi, tapos parang may sinasabi siya sa madilim na kalahati ng kanyang muka. Nanginig ako sa takot noon, Sir Red, at napasigaw ako at ang sabi ko, may babae! Tapos biglang gusto ko pong pumunta sa tita ko, pero nakaharap sa pinto o nakaharang kasi sa pinto yung babae. Kaya ang ginawa ko po ay ipinikit ko ang aking mga mata at tumakbo ako papunta sa pinto. Itutulak ko sana, pero tumagos ako. Tapos nanlamig po yung buong katawan ko. Hindi naniwala sa akin yung tita ko, pero nangyari ulit yun. At sa pagkakataong ito, isang itim na bata naman yung nakita ko sa kabilang kwarto. Katapat lamang po siya ng kwarto kung saan nakita ko yung white lady. Kaya nagsabi na ako kay mami na meron po kaming kasama dito sa apartment na hindi nila nakikita. Sa pagkakataong ito, Sir Red, naniwala naman si mami. Kaya kinausap nila yung may-ari ng apartment. Ang sabi po ng may-ari, meron daw po kasing madre na ginahasa sa isa sa mga kwarto ng apartment at pinatay din daw po doon. At may isang bata naman na nagpatiwakal.
Malinaw po po o malinaw pa po sa akin lahat yun, Sir Red, at hindi yun isang imagination kasi matagal ko silang nakikita kahit nakailang pikit na yung batang ako. Doon din namin na-realize na may third eye ako at hindi lamang po sila yung nakita ko simula noon. Maraming maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng kwentong ito, Jean. At sana'y mapakinggan mo ito sa ating podcast soon, pero mas mauuna siyang ilalabas dito sa ating YT channel. Magbibigay po ng update si Admin Clay. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Once again, maraming maraming salamat sa lahat ng ating senders for tonight. At abangan po ninyo iba pa natin mga subscribers si Hilakbot Stories Monday and Friday 9pm dito po sa ating channel. At ganoon na rin, nakashare din po ito sa ating mga brother YouTube channel, ang Hilakbot Haunted History, Sindak Short Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Pakisubscribe na rin po at supportahan ninyo ang ating mga kapatid na channel para ganaganahan din po yung ating production team. Makakaiba-iba po kasi yon yung mga production team natin, pero yung mga admin pare-parehong pagbumuka po yung mga dyan. Anyway, ako po muli si Red, nag-aanyaya po sa inyo na supportahan din ng iba pa mga segment natin ng Two Sentence Horror Stories at syempre ang ating Hilakbot Animations. Kung sakaling inilipat man ito sa isang bago pong tahanan, sana po ay supportahan nyo rin po at abangan nyo rin, tambangan nyo po yan guys, para na sa ganun ay magtuloy-tuloy din po yung effort at yung kahit pa paano syempre at talagang mula sa writer, mula sa ating animators, di ba? At ang alam ko sa mga susunod din po na mga kwentong itatampok po natin sa ating mga animations, mga stories na ni Draven Black. Opo, mga bagong set po yan. At abangan din ninyo dahil marami pa tayong ilalabas. Speaking ni Draven Black, kukunin ko na rin yung opportunity na syempre ipaalam sa inyo na meron at as in on prod na po yung ating series na susunod na. Hindi ko lang alam kung itong June may ilalabas na, pero sana. So ngayon pa lamang po, lumabas na muna yung ating mga mahihilig sa mga true ghost stories, mga true horror stories. Since ito po yung nirequest ninyo, kaya yun po muna yung ating mga unang inilalabas. And ito po yung mga ilan sa mga kwentong ipinagpatuloy o kaya yung mga nakita nating okay naman na para gawing regular episode dito po sa ating mga true ghost stories, yung mga paramdam episodes natin, di ba? And meron pa tayong mga horror encounters soon. Sana po suportahan nyo po para at least, di ba, maganahan naman po yung pamumuhay natin despite ang dami na nating mga inaasikas o aasikasuhin pa sa mga susunod pang panahon. Talagang susulitin at talagang gagasgasin ko po yung boses ko ngayon dahil magbabakasyon at matututukan po muna natin yung pagre-record sa iba pang mga stories. So abangan nyo lang po kung kailan natin i-release yung mga yan. With regards to Mary Cherry Chua, meron pa po kami, nasa first step pa lang yung usapan namin, pero wala pa pong pinal na usapan kung paano at saan natin siya ilalabas ulit. Kung hindi man, basta binibigyan naman po namin ng option para hindi na rin kayo masyadong magulat sa mga naghahanap, siguro bubuuhin na po namin as in the fullest episode na yon ng Mary Cherry Chua. And then kung hindi man, sa podcast pwede tatarin pa rin yung ata-atadong episode pa rin. So depende pa rin po yan. We'll keep you posted. Maraming salamat sa lahat na nagpo-purchase ng kape ni Lola Trinidad at sa lahat po na mga nakinig ngayong gabing ito at sa lahat na rin po na mga humabol pero maaga ka sa susunod na SHS. Hanggang sa susunod po, tuloy-tuloy lamang ang ating hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.